Hello guys! Welcome back sa aking channel. Tulad na sinabi ko sa inyo kagabi na meron tayong babasahin confession dahil magkakaroon tayo ng bagong segment dito sa aking channel. Yan, magkakaroon tayo ng bagong segment dito sa aking channel ng mga confession ng isang nanay, okay? Although matagal ko na siya ginagawa doon sa kabila kong channel, pero syempre gusto ko lang din siya ilagay dito sa channel na to. So samahan niyo ako makinig sa mga hinaing ng mga nanay or hinaing ng isang ina. Okay? Ito, sinadya sa akin tong confession na to, matagal na. Bale, gusto ko lang siya ilagay dito kasi alam ko na video ko na to sa isa kong channel. Pero syempre, hayaan niyo akong basahin ko sa inyo, okay? Hello, Mommy Charlene. Mag-share ako ng hinaing ko. Ganito po kasi yun. Ang hirap pala magpakananay at asawa. Lumaki ako sa maayos na pamilya. Lahat binibigay ng magulang ko kung ano ang hiniin naming magkakapatid. Pero aaminin ko, talagang inabuso ko ang magulang ko. High school pa lang ako kung ano-anong kalokohan na ang pinasok ko. Hanggang sa makilala ko ang ama ng tatlo kong anak. Hindi nakulang sa akin ang magulang ko na pagsabihan ako sa aking mundong pinatahak. Pero, sadyang matigas talaga ang ulo ko ng panahon na yun, Mami Charlene. Ngayon ay nararamdaman ko na ang sakit at sama ng loob na binigay ko sa aking mga magulang noon. 15 years old pa lang ang anak kong babae ay nabuntis na. Durog na durog ako ng oras na malaman kong buntis ang aking anak. At hindi pa yun. Hindi niya alam kung sino ang ama ng anak niya. Inaamin ko, talagang nasaktan ko siya ng oras na yun. Pero yung pananakit ko sa kanya ay magaan lang. Dahil alam ko may buhay sa loob ng kanyang katawan. Pero ang sakit pala talaga, Mami Chanin. May isa pang dagok na dumating sa akin. Kung kailan kami nagkaapo ay tsaka naman ako iniwan ng aking asawa. Oo, iniwan kami at ipinagpalit sa ibang pamilya. Alam niyo ba ang rason sa akin? Sobrang na-depress siya sa nangyari sa panganay naming anak. Pero bakit ganun? Hindi ba dapat ako ang kinakausap niya? Hindi yung ibang babae, kaya nahulog ang loob niya sa iba. Ngayon ay mag-isa na lang ako, tinataguyod ang pamilya ko. Ako ang nagpapagatas sa apo ko, diaper sa aking lahat. Ang anak ko naman ay naghahanap ng pwede niyang pasukan para makatulong sa gastusin ng aking anak. Saan ba nagkakamali ang isang magulang o asawa? Bakit madalas sinusuway ang isang ina? At bakit madalas iwan sa ere ang asawa? Rhea. So, ayan na nga, nabasa na natin guys yung problema or hinaing ni Miss Rhea. Okay naman, para naman sa akin, sa totoo lang, sa edad kong 28, hindi ko pa naman naranasan yung ganyan. Pero, kasi maliit pa yung anak ko, di ba? Pero sana wag dumating sa point, hindi ko naman minamaliit yung estado ng anak mo dahil isa din naman akong nabuntis na maaga. Yung kwento ko lang. At the age of 16, nabuntis na ako. Tapos 17, syempre nanganak na ako. Naalala ko noong time na yon kung paano na-depress din yung nanay ko. Na-depress kasi nag-iisang babae lang ako. And pinag-aaral ako ng college noong time na yon, first year college ako noong time na yon sa isang private school sa Marikina. Ayan. Kumbaga, kasi syempre, nag-iisang babae, binigay lahat sa akin. Kasi syempre, pag-college ka, diba, mas sila pa yung excited sa'yo. Pero wala eh, kasi andyan yung kaibigan, barkada, kapusukan, inom. Inaamin ko, nagiinom ako ng time na yun. Yossi, ang inigarilyo ko. And parang pagkasay mga bata, iniisip nila na happy-go-lucky sila. Parang bahala na always. Ganun na sa isip nila.
hanggang sa nabuntis nga ako. Hindi ko alam ko ano kung anong gagawin ko, kung paano ko sabihin sa nanay ko, sa tatay ko, na noong time na yon is may business kami sa Legarda grocery store malapit sa University of Manila. Talagang tinatago ko, tapos pumasok sa isip ko na mag-ano kaya ako na ipalaglag ko na lang kaya yung bata. Sinubukan ko uminom ng mga alak kasi sabi nila pag once na uminom ng alak, eh malalaglag. Pero hindi. Wala eh, kasi ayaw ko panagutan. Dahil ng time na yun, ng boyfriend ko noon is nag-aaral din ng college. Ayaw ko panagutan. Pero binibigyan niya ako ng pera. Naalala ko, 300 pesos yung binigay niya sa akin pera para bumili daw ako ng gamot ang palaglag. Ang ginawa ako, hindi ko sinunod. Uminom lang ako ng uminom ng alak. Tapos, hindi alam ng nanay ko nang alam niya kasi pumapasok ko sa school. Hindi niya alam na hindi na ako pumapasok sa school kasi madalas akong mahilo and sumuka. Hindi, ayun na. Tapos nalaman na nga nila na nagbuntis ako kasi one time, ulam sa bahay noon is paksiyo. Naalala ko pa paksiyo. Meron kasi kami kasang bahay dati. Tapos, ayun, sabi ko, lagyan mo yung paksiyo ng madaming talong, okra, and ampalaya. And that time kasi, hindi na ako kumakain yun. Siyempre, pag bata ka pa, hindi mo ma-appreciate pa yung mga ganong klase ng pagkain, di ba? Natataka yung parang kasambahay namin kung bakit himala. Nagre-request ako, lagyan ng madaming talong, madaming okra. Tapos nadulas ako. Sabi ko, naglilihi kasi ako, gano'n ako. Ayun. Sabi ko, huwag kami ingay kay mama. Hindi, ayun na. Kinabukasan, nag-text sa akin yung papa ko. Hindi ako hinarap ng papa ko. Alam mo yun. Kumbaga, dinaan niya sa text sa nanay ko. Kasi siya yung nagbabantay sa tindahan ng time na yun, nanay ko sa bahay. Nasabi niya lang sa nanay ko, huwag mong papasukin yung anak mo, huwag mong papaalisin, mag-uusap tayo. Eh ako nagmamadali ako kasi sinabi na ko nanay ko, huwag ka papasok daw, huwag ka aalis. Sabi ng tatay mo, mag-uusap daw, ano bang ginawa mo? Eh sabulas lang kamalay-malay. Hindi ang ginawa ko noon. Sabi ko, mami, exam kami, hindi pwedeng hindi ako masok. Pero maaga naman yung uwi ko. Eh parang may daga, may kumakalabag. So, ayun. Nagmadali ako, Diyos ko yung bag ko, tiyanggag ko yung mga notebook, mga libro. Ang nilagay ko din is yung mga damit ko. Talagang sabi ko, maglalayas na ako. Dahil patay ako, bugbog ako. Ayun na sa utak ko ng time na yun. And then, ayun na nga. After 2 hours. 2 hours. Tumatawag na sa akin nanay, tatay ko, pati yung kasambahay. Nagmumura na ako ng nanay ko. Inaamin ko, nagmumura na ako. Kung ano mga masakit na salita, yung nababasa ko. Hanggang sa pinuntahan ko yung boyfriend ko sa bahay nila. Parang wala lang sa kanya. Alam mo kasi parang isip bata pa siya kasi sobrang bata pa lang time na yun. Wala lang, parang habang sinasabi ko na may problema, ganyan-ganyan, siya nag-PlayStation. Pag-uwi ko ng bahay, kasi sabi ng nanay ko, uuwi ka or ipapapulis kita. Umuwi ako ng bahay. Nakita ko yung hinampas ng nanay ko. Nahampas talaga. Natatanda ko dito niya ako hinampas malakas. Pero yung hampas niya, alam mo yung hampas na... Kasi alam mo yung paggalit ka, solido yung hampas sa'yo. Pero siya yung hampas niya, masakit. Pero yung kamay is magaan. Kumbaga kontrolado. Hindi, ayun. Tapos naglulupasay siya, nag-iiyak. Hindi, sabi niya, hindi, usap kami, ganun. Kung sino daw yung anak ko, pakita ko daw. Hindi, kasi siyempre pagbuntis ka, natulog na ako noon. Tulog ako siguro mga alas 2 sa madaling araw, nagising ako. Nanay ko nasa sala, umiiyak pa rin, naawan ako sa nanay ko na time na yun. Kasi ako, ang sarap-sarap ng tulog ko, parang wala, parang alam tipong walang nangyari, parang wala kang ginawang kasalanan. Ikaw nakatulog na maayos, samantalang yung nanay mo, andun sa sala, nakaupo, nasa sofa, nag-iiyak. Grabe na yung mata niya kasi... alas 5 ng hapon ako dumating sa bahay. Tapos hanggang madaling araw, nag-iiyak siya. Ayun, pati tatay ko, hindi ako nakausap. Ayun. Ayun, na-share ko lang kung gano'ng kasakit pala sa isang magulang or sa isang nanay. Yung malalaman mo, yung anak mo is nabuntis na maaga. Tatanungin mo talaga sa sarili mo kung saan ako nagkulang. Kasi ganoon ako yung nanay ko. Saan kami nagkulang? Saan ako nagkulang ng sermon or pangaral sa'yo na... limitahan mo na huwag mong gagawin yan, huwag ka magkagawin.
Pero wala eh. Kasi nangyari na eh. Diba? Pero ayun. Afternoon, siguro kinabukasan, okay, nagigising ka ng nanay ko. Sabi niya, gumising ka niya, kumain ka na. Punta tayo sa doktor, mapacheck up kita. Ayun, talaga alam yung, talagang sinuportahan nila ako. Sinuportahan nila ako sa pagbubuntis ko, lahat ng check-up, lahat ng kailangan ko, kasi hindi ko pa hinaharap yung boyfriend ko ng time na yun. Binigay talaga nila. As in. Pero yung tatay ko talagang may galit pa rin. Pag nakikita niya ako sa labas na nakatambay, tapos malaki yung chan ko na homebook. Masok ka nga doon, parang nahihiya siya. Siyempre, ganoon naman talaga, di ba? Parang ang bata-bata pa niya na nabuntis. Hindi may iwasan yun, di ba? Kasi may mga chismosang mga kapitbahay, di ba? So, ayan. Kay Miss Rhea naman, alam ko, naramdaman mo din yung naramdaman ng nanay ko. Pero pakatatag ka lang. Sabi ko nga sa inyo, walang nanay na nagkukulang sa pangaral sa anak. Maski ako, di ba, babae ako, may anak akong bae, nanay nga ako, ayoko dumating sa point na mangyayari sa akin yan. Diyos ko, baka mabaliw ako. Dahil alam ko yung pakiramdam, dahil ginawa ko, and takot ako mangyayari din sa yun sa anak ko na babae. Pero wala eh, kasi hindi mo masisisi na ganyan kasi nanay niya, pabaya, kaya naging ganyan. Kasi di ba may mga gano'n, may binabato sa'yo na naging ganyan ka kasi pabaya yung nanay mo, pinabayaan ka ng magulang mo. Hindi eh. Nasa bata talaga. Kahit anong suway mo, kahit anong pangaral mo, kung talagang matigas ang ulo yan at susuwayin ka, mangyayari at mangyayari ang hindi dapat. Yun lang po. Ayun na guys, sana nagustuhan nyo ang ating confession. Kung may mga confession pa kayong iba, mag-send lang kayo sa aking FB page na Ate Gracia. Doon lang kayo mag-send ng inyong story or gusto nyo i-share na story, lalo-lalo sa mga nanay may mga problema sa kung saan, sa buhay asawa, buhay bilang nanay, buhay skincare, ayan, buhay skincare, or mga, basta mga pambabaing things, diba? Girly things, ayan. Malay nyo, di ba, may mga ibang magko-comment dito ng mga kapwa nanay din natin na may isasuggest or may magsasuggest na kung ano dapat wag, or mga hindi dapat. So, ayun na guys, sana nagustuhan nyo itong video. At kung nagustuhan nyo, i-like nyo ang video. And then, kung nagustuhan nyo ang buong video ko, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong confessions at upload ko. So, ayun na guys, hanggang sa muli, bye!